Ganito mga katrivia mamuti, ang kalamansi sa bulaklak. Ayan, napakarami pong bulaklak nito. Akala mo po siya talaga mga katrivia po ay kampo po to. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat po yun ay nakabuka. Pero hindi po parisan mga katrivia na ang kalamansi po ay namuti sa bulaklak ay marami ng bunga. Kundi bagos, chance ito na may-ari na mapagbunga niya ng marami itong kanyang kalamansi dahil sa namuti ng bulaklak. Kaya lang, pag hindi po okay yung pong kanyang ginagamit na mga insecticide, kahit marami pong bulaklak yan, mauubos na lahat. Ayan, no? Mabiyayang araw po sa inyo mga katrivia, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber na patuloy po na tumututok nito, pati na rin po yung mga dati na gustong matuto sa larangan po ng kalamansian. Ngayon pong umaga mga katrivia ay back to work ulit tayo para po sa ating pag-a-apply o pag-insecticide sa ating kalamansi. Pero noong pong matapos po mga katrivia po yung pong pag-uulan itong nakaraang weekend at nalagyan na rin po natin ang abono sabay po nito ay ating pong natubigan, ito na po mga katrivia po yung ating kalamansing bata. Ayan, ang dami na po sa mga kilikili na lumalabas po ng mga bulaklak. Ayan, ang kapal po nito mga katrivia, oh. Sa bawat mga sanga, pagitan po ng dahon ay meron po tayong mga bulaklak po na nakikita. Ito mga katrivia, panahon po ng bulaklak ngayon dahil kumukasi nag-ulanan. Kaya lang, hindi naman po lahat mga katrivia po noong mga kalamansi ay magbubulaklak ng marami na makapal o maputi, dahil yun lang pong mga nagsipaglagay ng abono at iba pong mga nagpatubig tapos nasabay ng ulan. Sila lang po yung maaari po na posibilidad na mamuti ang kanilang kalamansi sa bulaklak. Kasi experience na po natin yan na kahit na umulan po ng malakas at hindi po nalagyan ng abono ang inyong kalamansi, tama po na mamumulaklak siya. Kaya lang hindi po ganun makapal. At mamulaklak man ang ibang mga kalamansi, mahina lang din po ang bulaklak niya at madali lang din masira. Compare po natin doon sa naglagay ng abono, nagtubig, tas nasa bayan po ng ulan, eh mataba po ang bulaklak nun. Kaya ito pong ating kalamansi, ito, isang taon din po ito at kalahati. Kitang-kita na po mga katrivia po yung bulaklak po sa mga kilikili. Kaya pagka ito po ang ating another na aalagaan, ay sigurado, tiyak na tiyak ito, mamumuti sa bulaklak. Ganyan ang kalamansi. Basta't wala po siyang bunga, wala po siya pong mga maliliit na mga buko, eh talagang mamumulaklak siya ng husto at masisiyahan ka naman sa pag-aalaga. At pag kayoon mga katrivia ay napagtuloy mo o nalaglag halimbawa sakali man yung kalahati ay 50 naman po yung natira, ay napakarami niyan. Kaya mangyayari niyan, magtutukod ka sa iyo pong batang kalamansi kapag ka nagtuloy po ang bunga. Kaya ito po mga katrivia po yung bawat mga bulaklak na yan. Kaya po tayo ay nag-i-spray na agapan po natin dahil sasalakayin na po yan ng mga insekto. Kaya kung minsan makita ninyo maliit pa lang po yung bulaklak, mahugatok, nakakuan po siya. Hindi pa siya bumubuka. Titirahin po yan ng mga insekto mga katrivia. Kaya ang kalamansi mga katrivia talaga pong kailangan po natin talaga i-sprayin para po pang maintain lang natin pambulabog sa mga insekto. Ayun, madami oh, ang liliit. Meron parang tayong another bulaklak pa uli na meron bumubuka. Kaya lang itong mga maliliit na ito sabay-sabay yan. Yung mga naunang bumuka ng bulaklak, yun naman po yung ating mahahalaw sa susunod na paunti-unti. Ayun oh, kapal oh. Yan, no? Para po ito sa pagita.
pag bumuka. Mga 1 week mula po ngayon, malaki-laki na po bulaklak na yan. Makikita na po ninyo ito, yung pagputi ng ating kalamansi. Eh, wala na po yung tubig. Mayroon po atang nabuhay po na mais na katatanim eh. Nahabaha rin po yun. Ano, lahat po mga katribya po nun sa ngay eh, mga usbong. Mayroon pong labas po na bulaklak eh. Saktong-sakto. Yung pong ulanan na yan, pabor na pabor po mga katribya po sa ating kalamansi. Hindi po natin masasabi na itong mga kasabay ng mga bulaklak na ito at yung mga naunang bulaklak ay magiging mataas po ang presyo, dahil depende rin po kasi yan. Pagka po kasabay-sabay at marami pong supply ng kalamansi, mababa rin ang kalamansi. Pero yung pong mga bulaklak na ito tsaka yung pong mga buka, mga buwan po ng April, yun po yung katag-initin o katag-initan na marami. Kaya yan talagang lagi pong mataas po ang presyo ng kalamansi. Kaya lang, kumbo na bago po ang klima, maagang umulan itong January at lahat po ay nilaganap, eh, hindi rin po rin po natin makatitiyak na yung pong April na ani po ng mga bulaklak na ito ay magiging maganda ang presyo. Pero masarap, pasalamat po tayo na mag 1,000 lang po halimbawa po ang per bag ng ating kalamansi ay napakaganda. Kaya lang mga katribya po, nakakalungkot niya po sa parte ng Dinggalan o parte ng Dinggalan dyan sa Bungabon at pati rin po sa parte ng Gabaldon. Tayo po ay nagpunta po rung kahapon, yung kanila pong sibuyas na nalubog doon po sa tubig baha, ala zero. Wala pong halos natira yung iba. Kaya yung pong ating mga ka-farmers dyan sa Bungabon pati na rin po sa parte po ng Gabaldon ay talagang malungkot sila. Dahil iba po nakagastos na po sila sa kanilang kalahating hektare na 50,000 mula doon sa buto, pagtatanim, pati pagdadamo, halos isang buwan. Kaya nung isang araw na magdamag na umulan itong nakaraang weekend, ayun, bumaha, wala na. Sira ang kanilang sibuyas. Ganun talaga. Sa paggugulay mga katribuya, talagang musapalaran po yan. Abutan ng ulan o hindi abutan. Eh, kailangan talaga sipagan na lang po natin. Merong natatalo, meron namang nananalo. Yung mga natirang sibuyas, yun ang panalo. Yung pong mga nabaha at abutan, yun naman ang talo. Ganun talaga. Basta importante, ligtas tayo sa mga calamity. Ayan, nakakatawa lang po yung ating pong kalamansi. Mga katribya, napakarami po nito. Ay, kumpul-kumpulan nito mga katribya. Hindi po kasi tayo naglagay ng abon nito nitong mga nakaraang tag-ulan, dahil baka nga po kasi ito ay umabot, malubog tayo sa baha, ay madidisgrasya po kalamansi natin. Eh ngayon ulit po siya nakatikim po ng abono, tapos nasabayan pa natin ng tubig at gayon din naman po ng ulan, ay tuwan-tuwa ang ating pong kalamansi. Ayan. Lahat po ng puno eh. Wala pong puno na hindi po nagbigay ng bulaklak eh. Lahat sila mga nagbulaklak, mga katribya. Ayan. Ito, pagka ito mga katribya, tinanggal po natin, sisira po yung ating bulaklak. Ayan, yung pagka natagtag na, tsaka natin siya aalisin. Ayan, no? Ang kapal, oh. Lahat po ng mga kilikili eh. Nilabasan po nung bulaklak eh. Hanggang sa puno yata mga katribya, may bulaklak eh. Grabe oh. Galit na galit. Yung kasing dahon mga katribya po nung ating kalamansi eh, magulang na. Kaya talagang uusbungan talaga ng mga bulaklak. Ano, una kasi itong natubigan, patapos yung ating pong matanda. Yan oh. Kaya hataw na po ito. Sa kalamansi mga katribya, hindi po tayo maiinip na pag-aalaga. Basta continuous lang. Kaya alam ko minsan, maiinip ka pag halimbawa walang tanim po ang iyong pagitan
At kung yung kalamansi lang lagi po ninyong pagmamasdan, mahihinip ka. Pero pag abala ka sa pagitan, paggugulay, yan, etc., etc., meron kang napaglilibangan. Oh, meron pa po tayong pitase, no? Ayan, oh, lalaki, oh. Lalaki na dito. Makakahalaw pa tayo ng ating pambudget, panggamot. Yan. Anong kapal ng bulaklak? Grabe. Yan, kakatawa naman mga katribya. Yan, no? Dahil pang bulaklak pa. Ito naman po mga katribya po yung ating kalamansi na 5 hanggang kulang-kulang 6 na taon. Sumusulpot din po ang bulaklak nito. At tapos lumalaki na rin po yung mga bunga. Ayan, no? Pwede na po itong puwersahin mga katribya. Lala, palalaki po muna natin. Dahil bumaba raw ang kalamansi sa sangitan. Pero ngayon, tumitinig na naman po uli. Yun po kasi mga katribya pong mga nasa ibaba po ng ilog. Kasi di po ba tumaas po ang tubig. Lahat po na yun ay mga nagpitas. Kaya nung isang araw, bumagsak po ang presyo sa sangitan. Nung matapos po yon, umangat na naman po uli siya. Ganyan po kasi mga katribya po ang kalamansi. Pag sabay-sabay silang papitas, babagsak ang timag. Pero pag unti-unti, namimaintain niya yung presyo na lagi po na mataas. Importante mga katribya, meron tayong palakihin. Ayan, ay bulaklak tayo. Meron tayong buko. May buka. Meron sumusulpot na bulaklak. Ito ang ating pinakamatandang kalamansi dito. Masasabi natin na itong kalamansi na ito siguro nasa 20 years na. Mula pa kasi ito noong nabili. Kalamansi na rin itong natanim yan nung mabili po nung namin. Pero nagbubulaklak pa rin. Kaya po mga katribya po yung kalamansi, napakatagal po ng buhay niya basta po siya ay grafted. Kaya lang kami sa mga katribya po na yaan ay pinuputol po natin kapag hindi na po kayang abutin ng mamimitas at naghahagdan. Yan po ang ating mga bukong mga maliliit, oh. Mga bilog naman, oh. Basta may maintain lang po ninyo mga katribya po yung inyo pong pag-i-spray at tama po yung inyo pong timplang ginagawa. Marami po magtutuloy. Imagine niyo, gamit po natin dito kay hindi po power spray. Pero mas marami pa ang bunga nito kaysa doon sa power spray pagka tama ang inyong gamot na ginagamit. Pero kahit yaan, mga katribya, mamuti ng bulaklak. Kumbagay ay makita ninyo na mukadkad. Kaya lang, pag mali po ang gamot na inyo pong ginagamit, halos wala pong matitira. Kaya po yung advice po natin, ang kalamansi ay hindi po paputian ng bulaklak para sigurado ka na meron pong maraming bunga. Iya ang kalamansi mga katribya, kahit na yaan po ay konti ang bulaklak, pero pagkatama ang yung gamot na ginagamit at yan po ay nami-maintain ninyo, marami rin yan pagka lumaki. Kagaya nito, habang lumalaki po yung bunga ng ating kalamansi, lumalaylay po ang dahon nito. Ayan, lumalaylay na siya. Dahil bumibigat na yung kanyang kargada. Ganyan po ang kalamansi, mga katribya. Ay lalaki pa po yan. Kung mo yan ay mayroong subo na abono, ay hindi ka po maiinip. Oh. Isang linggo lang ang pararaanin mo dyan. Malilintog na halos lahat yan. Kaya naman, oh, yan naman po mga katribya po yung ating harvestin. Ito po ang bunga ng bagyong karding. Nung siya po ay mamulaklak. Yung iba po natin mga katibiyang nagsipag-alaga, kung mumali po yung gamot na ginagamit, halos wala rin pong natira. Pero tayo mga katibiyan, na-delay pa tayo ng ating pong pag-i-spray dito. Kaya, noong continuous naman na po ang ating pong pag-i-spray, marami po siya natira. Di naman po siya ganun kakapalan,
Pero pag maganda ang presyo, eh halos katumbas na rin po yung mga katripya po ng dalawang redback sa presyo, hindi siya magbabago. Ayan ah. Kaya nakakatuwa po sa kalamansi oh. Malilibang ka na, may enjoy ka pa. Tapos meron ka pang pinalalaki. Meron pa siya mga bulaklak na lumulusot. So, sang ka pa. Oh, basta lagi lang po ninyo titingnan kung ano ba ang problema, kung ano po yung kanyang sakit, eh kailangan tayo rin ng doktor sa ating pong kalamansi. Kasi pagka nakikita natin na may problema kalamansi at din nyo po aksyonan, mangyayari po dyan mga katribya, eh kawawa po ang kalamansi ninyo, magsasuffer po ang mga yan. Ayan oh, dami pong bulaklak rin pala nito oh. Lumulusot na rin pala sa mga kilikili. Di lang po masyado pang pansin ngayon dahil maliliit pa. Oh, imagine ninyo eh, may bulaklak na siya. Tapos, marami pa mga lumalabas po na ayun, na mayroon pong mga bunga, tapos marami pa lumalabas na bulaklak. Alam niyo mga katribya, ang kalamansi pagka may sunong po siya na bunga at nagsabog kayo ng abono, tsaka niyo po pinatubigan. Hindi naman po siya mamumuti sa pagbulaklak gaya talaga ng wala pong bunga. Yung kasing walang bunga, lahat talaga yung lalabasan. Yung kasing ito, pili na lang. Yung mga space na wala pong bulaklak, walang bunga, yun po yung kanyang sisibulan ng bulaklak. Pero yung mga bunga na, wala na. Magpapalaki na lang po siya. Ganyan po yung kalamansi. Papalaki na lang po yung kalamansi na ito. Pero yung iba dyan mga open space pa, oh, tsaka po siya magbubulaklak. Kaya kagaya po doon sa ibang mga palibot, ibang mga nasira, lalabasan ulit ng panibagong bulaklak. Ganito mga katribya mamuti ang kalamansi sa bulaklak. Ayan, napakarami pong bulaklak nito. Akala mo po siya talaga mga katribya po ay kampo po to. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat po yun ay nakabuka. Pero hindi po parisan mga katribya na ang kalamansi po ay namuti sa bulaklak ay marami ng bunga. Kundi bagos, chance ito na may-ari na mapagbunga niya ng marami itong kanyang kalamansi dahil sa namuti ng bulaklak. Kaya lang, pag hindi po okay yung pong kanyang ginagamit na mga insecticide, kahit marami pong bulaklak yan, mauubos na lahat. Ayan, no? Kumpul-kumpulan mga katribya po yung bulaklak, oh. Kaya ito, pag magtutuloy mga katribya, ang kalahati nito ay kukuha mga katribya po ito ng mga 15 bag mahigit. Kung mapagtutuloy nung may-ari. Pero kung hindi po makapagtutuloy, eh baka po marami po isang kilo. Ganyan. Kaya kailangan mga katribya, itutok po doon sa pag-aalaga nitong ating bulaklak. Kaya ang ating pong madrasa ginagawa, twice a week ang ating pag-i-spray. Ayan, no? Anong dami pong bulaklak niya? Kung ang kalamansi niya mga katribya ay ganyan na po halos, kaya hindi rin po natin masasabi na ang kalamansi po ay talagang tataas ang presyo o bababa. Malalaman na lang po yan doon po sa alaga. Tinan niyo mga katribya po yung batang kalamansi. Namumuti rin po sa bulaklak yun. Akala mo rin po siya kampupot. Ito mga katribya, nauna po ito noong pagpapabulaklak. Kaya noong umulan, nasundan na lang siya. Yun sa atin, tagtag na. Ito, kabukahan. Kaya medyo mauna tayo ng 1 week doon sa dagsa. Itong bulaklak na ito, may marami na rin pong mga kasabayan. Hindi po natin alam kung ito ay mayroong kasabay sa iba't ibang probinsya. Gaya sa Tarlac, Pampanga, or sa Isabela. Dahil ang ulan ay laganap. Yan. Pagka po mayroong sabog ng abono, ang kalamansi ay mamumuti po yung bulaklak. Ayan, yung kalamansi, oh, dami, oh. Puting-puti siya, oh.
Pati na rin po itong kabila, oh. Puting-puti rin. Yo, sa gawi dito. Napakarami pong bulaklak. Yan na po, masarap mga katribya pong alagaan. Ito po ay nagagawa po natin ang pagtitigang kapag ka po tag-araw at hindi po umuulan. Pero kapag ka po sa lugar ninyo ay madalas po ang pag-uulan, hindi natin nagagawa yung pagtitigang at saka yung pagpapabulaklak na kagaya ng ganitong marami. Yan naman po ang advantage ng klima dito sa Nueva Ecija. Kumo kasi dito may tag-ulan at meron pong tag-araw o tag-init. Eh yung time na umulan po noong nitong kamakailan, itong nakaraan, saktong-sakto, mga nagsipagtubig, ang mga magkakalamansi, tapos naglagay ng abono, nasundan ng malakas na ulan, kaya ito nagiresulta. Napakarami. Eh, tingnan nyo naman itong bata na ito. Oh. Punong-puno ng bulaklak. Akala mo siya isang pagita. Galit na galit, oh. Sinimpuhan natin mga katribya po itong ating pong pagbibideo ng hapon para makita po ninyo na sa hapon ay kitang kita ang kanyang bulaklak na namumuti. Sa umaga kasi pagka masikat po ang araw, hindi nyo po makikita po yung dami po ng bulaklak eh. Ito, iba dyan natagtag na. Ayan, puti. Ito yung kasabayan po mga katribya po nung sa akin. Alaga po ito nung aking pong bayaw. Kaya lang, medyo maganda-ganda po yung bulas nung sa atin, nauna po tayo. Ito po kasi ay medyo nasaktan siya mula noong nalagyan ito ng siling haba at napabayaan po noong nagtanim. Hindi na po inalis po yung mga tulos, kaya nag-inday yung kalamansi. Pero ngayon, bumabawi na siya. Ganda. Kaya mga katribya, ang dami ng bunga ng kalamansi ay wala po yan sa pamumuti ng bulaklak. Kundi yan ay nasa pagtutok sa alaga at pati na rin po sa ginagamit po natin pang insecticide at yung continuous na ating pag-spray. Dahil kapag hindi po akma ang magiging gamot, kahit namumuti po sa bulaklak gaya nito, mauubos din yan ng mga insekto. Okay mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Kita ka na tayo bukas. Bye bye, sana meron kayo pong napulot na idea ukol po sa pagpapabulaklak ng kalamansi at pati sa pag-aalaga. Magkakaroon din po kayo niyan pagka meron kayong kalamansi na itinalim. Kaya nang dati, ako po si Kuya Beryl Bunag at lagi natatandaan. Karunungan ng alaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching, God bless all. Kita ka na tayo bukas. Bye bye.